Pastor Ray para mangaral ng mabuting balita. Yung palakpak na the best. Amen. Praise God. Good morning, church. Good morning. Good morning. Good morning. Amen. Good morning, Pastor Dong. Good morning, Pastor May. Happy Mother's Day. Wow. Salamat po, mga kabataan. Salamat sa pag-honor ninyo. Salamat sa inyong presentation. At masaya po ba ang mga nanay sa umagang ito? Wow. Amen. So talagang sabihin mo, I am. Kung ikaw ay nanay, sabihin mo, I am. Exceptional. Ay, ang hina. Sapa. I am. Exceptional. Yes, dahil walang talagang ibang kagaya mo. Yes, walang ibang makagagawa. Nakita po natin kanina, walang ibang makagagawa nun maliban kay Sarah. Diba? So may kanya-kanya talagang uniqueness na nilagay ang Diyos about sa atin. At may kanya-kanyang uniqueness na nilagay ang Diyos sa bawat mga nanay. Amen. Sabi nga po, diba? Sabi kanina talagang, God is God alone. Kung siya ang, sabi nga sa Acts 17, siya ang nag-decide where we habitate, kung saan niya tayo ilalagay. Siya ang nag-decide kung saan, anong boundaries ng buhay natin, kung hanggang kailan din tayo. Ibig sabihin, siya din na nag-decide na maging nanay kayo, maging nanay ako, maging nanay tayo. Hindi ka ba masaya nun? Sabi nga, no nation is great without mothers. Because they are the builders of the next generation. Hindi naman sinasabing nanay lang because hindi naman kaya ng nanay yon. Pero sa nanay kasi nang galing. Sa nanay lalabas yung malaking batang may ngipin na. Diba? Sa nanay galing yon. So, no nation is great without moms. Kaya talaga naman, if you are a mom, kung katabi mo nanay mo, yakapin mo ang nanay mo, sabihin mo, Mom, you are exceptional. Wow. Mom, Mama, wala yung nanay ko, you are exceptional. Praise the Lord. Amen. Dahil, bakit nga ba exceptional? Kaya po nagkaroon ng Mother's Day dahil sa isang anak na sobra yung kanyang sobra ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Kaya, naitalaga na ang every second Sunday, okay, i-celebrate na din ang Mother's Day. Dahil, dapat lang naman talaga, di ba nga? It is just right. It is but right to honor. It is good, it is right in the sight of the Lord to honor parents. Di ba? Anong sabi po sa Ephesians 6 verse 2, mga kabataan? What? Ephesians 6 verse 2, 1, 2, 3, go! Wow. So honor your father and mother because this is the first commitment with a promise. So that it may well be with you and that you may live long on the earth. Wow. So, bakit nga ba ang isang tao, ang isang magulang, isang nanay ay kailangan parangalan? Nakita naman natin kanina, di ba, kung bakit kailangan parangalan ang magulang? Dahil, di ba sabi nila, kahit ano pa talagang gawin ng anak, hindi niya talaga mababayaran yung ginawa ng magulang niya, ano? Ng nanay niya, ano? Dahil buhay talagang itinaya para sa isang anak. Kaya, it is right to honor parents, to honor mothers, because they have done something valuable, worthy, commendable. Bakit nga ba? Kailangan, ano ba ang kailangan nating i-honor sa magulang, sa mother in particular, sa araw na ito? Una, the mother's courage. Yung tapang ng isang nanay. Naharapin lahat, di ba, for rising up to the challenge of motherhood. Sino dito ang naging nanay tas may dala-dala siyang manual? Pag ano, okay, sabi dito, ano, ganito daw mga anak, ganito daw. Okay, sige. Ito, 1, 2, 3, wala. Kahit na ang
ang OB, sasabihin lang na sa'yo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Pero hindi ka niya makakot sa real life action. Di ba? Lights, camera, pag sinabing 1, 2, 3, and ang matutulong niya lang sa'yo, push. Pero yung experience by itself, ay, hindi ka niya kayang tulungan, ikaw lang talaga yun. See, wala ding manual yung nagsabi na, yung ibang nanay makapagsabi na, ay, may kabag yan. Ganyan yung gawin mo. Pero ikaw na mismo, na nandiyan ka na, hindi kabag yung problema na eh. Meron, meron talaga siyang ibang dinadamdam. Ikaw na nanay, ikaw lang makapagsabi nun. At that very moment na nangyayari na sa sarili mo. For filling up the demands of motherhood. Sige nga, Ate Ria, pakita mo nga sa screen. Ano ba ang mga demands? Para lang ma-picture out natin, ano yung mga demands ng motherhood? Lahat ng mga nanay, demanding ba ang motherhood? Sino dito magsasabi na, a motherhood is a walk in the park? Jurassic Park. No? Yes! Totoo, di ba? Oh, isa pala, sino dito ang nanay na isang anak? Asiati Yogi. Okay pa, Kerry? Kaya? Sino dito yung dalawang anak? Kaya, okay? Kayang-kaya? Kayang-kaya. Tingnan nyo, that's the mother's courage. Dalawa yung anak. Sino dito may dalawang anak na makulit na kagaya ko? Ay, lumaki na. Masarap na ang buhay ni Pastor Mavic. Honeymoon stage na ulit! Woo! Oo nga. Ensya na ba yung picture? Wala pa. Kasi maraming ginagawang isang nanay. Sabi nga po sa Proverbs 31, sige buksan natin po yung Bible natin. Proverbs 31 verse 17. Proverbs 31:17. Sabi po doon ay, she girds herself with strength and makes her arms strong. Ano sa Tagalog ang gird? Sino yung nagbibigkis sa kanyang sarili ng lakas? Siya din. Nakita ko talaga din yun sa nanay ko. Kasi lalo na sa mama ko na single mom, walang ibang magpapalakas sa kanya maliban sa sarili niya. So kahit alam mo yun, dumodoble na yung paningin mo, wala kang choice. You really have to stand up for yourself. Diba? Kasi walang ibang. Naalala ko yung kwento niya nung pinanganak niya si kuya. Ayan. O sige, yan muna. Nakikita niyo po ba? Gano kadami, ilan yung kamay? Di ba? Mukha silang parang, ano yung tsura niya? Daming kamay, daming paa. Nasabay-sabay, all at the same time. O, mukha na siyang octopus. Kasi, nagluluto, nagmamartilyo, naglalaptop pa, kailangan mag-login sa Zoom, hindi pa di malate. Tapos, nag-hanger, kailangan mo pa mag-vacuum, kailangan mo pa maglinis ng tae. Tapos, magdadakot ka pa, yung pa-plansya mo pa uniform ng asawa mo. Ang daming tra... Maglinis ka pa ng CR, bawal madulas yung mga bata. You see that? May nag-outsource, pwede pong mag-outsource, yes. Yan. Saan pa yung ibang pictures, Ria? Yan! See? Nakita nyo po kung ano yung mga roles ng mothers? Miracle worker. Dahil kaya nilang padamihin ang iisang isda. Yan. Psychic din yung nanay. Driver, diplomat, budgetor, counselor, trainer, busy, daughter, lahat na lang. Dog walk, pati aso iniintindi pa. Delivery driver sa anak na kailangan ng merienda sa eskwelahan. Warden! Sinong nanay na warden? Ginagwardyahan ng mga anak. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Yung mga may anak na dalaga, hindi pwedeng lapitan. Yun, warden pa, di ba? Kailangan, para ka din kagawa. Ay, anong tawag doon? Barangay tanod. Ano pa, napakadami. Best friend, judge. Maid, nutritionist. Barker pa. Katindi, ano? Nurse. Nanny. Wow.
Grabe. O yung isa pa, meron pa Ate Ria. Yan. All at the same time. Sino dito? Nanay, na malaki ang braso. Taas kamay. Woo! Dahil yung isang kamay nagkakarga, yung isa nagluluto, yung isa naglilinis. Diba? You see the courage of a mother? Kung gaano siya katibay, kaya niyang gawin all at the same time. Tapos yung isip niya, naisip na niya yung pagkain mo sa merienda, sa hapunan, nag-aalmusal ka pa lang. Kaya nga sabi ng Proverbs 13, she girds herself. Alam niyang maraming nag-aantay sa kanya. She girds herself with strength. Hindi siya pwedeng manghina and makes her arms strong. Siya mismo ang nagsasanay sa sarili niya. Itong pinag-uusapan nating babaeng ito ay maka-Diyos. Alam niya kung saan siya huhugot ng lakas. Siya ay malakas dahil inililinang niya din, sinasanay niya din yung sarili niya. Pero alam niya, alam ng babaeng ito, ang higit ang lakas niya, magagawa niya, matatapos niya yung 24 hours dahil sa lakas ng Diyos na nasa kanya. She girds herself with strength. Ang strength ay hindi lang yung malakas yung katawan dahil bibigay at bibigay ang talaga ang physical na strength. Sa dami ng ginagawa mo, mananakit talaga ang iyong buto-buto. Kailangan mo talagang palakasin yung sarili mo. Kagaya nung kwento ko, yung sinasabi ko kanina, naalala ko yung kwento ng mama ko nung pinanganak niya yung kuya ko. Wala siyang kasama sa ospital, siya lang. Gutom na siya, wala siyang kasama. Merong mainit na tubig doon sa tabi niya. Wala siyang choice kundi abutin yung mainit na tubig dahil pag hindi, magkukulaps na siya. Kahit gaano kainit ng tubig, ininom niya yun. Di ba pag nagkatubig yung katawan mo, mabuhayan ka ulit, ma-refresh ka. Ininom niya yun, di niya inalintana kung gaano kainit. Para lang maibsan yung kanyang gutom. You see that? Nakita natin kung gaano kailangan maging matapang ang isang nanay. Kaya nanay, magbuni ka sa katapangan na nilagay ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yes, mothers are courageous. Number two, the mother's influence. Kasi yung mga nanay ang pinakakasama ng mga anak sa buong maghapon kadalasan dahil yung mga tatay ay nagtatrabaho. So ang mga nanay kadalasan ang may impluwensya sa buhay ng anak. Sabi ng Proverbs 31:26, dun pa rin sa Proverbs 31, verse 26 sabi, she opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. She opens her mouth in wisdom. May wisdom na nanggagaling talaga sa nanay. Kaya ang mga nanay, lalong kailangan mag-aral ng salita ng Diyos. Ang mga nanay, lalong kailangan talaga na magsik sa Panginoon dahil bawat buka ng ating labi ay karunungan para sa ating mga anak. She opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. Sabi pa ng Deuteronomy 6:6-7, sige nga po. Sino po ang nakakita na basahin po agad? Deuteronomy 6:6-7. Kaya alam nyo na kung bakit ang mga magulang hindi tumitigil magsalita. Bakit sila shout out ng shout out sa bawat sandali, bawat minuto, bakit? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Anong gagawin ng mga magulang? Anong kailangan gawin? Pag umupo ang anak, pangaralan. Pag lumakad ang anak, pangaralan. Pag humiga ang anak, pangaralan. Pag tumayo ang anak, pangaralan. Kaya lahat ng mga anak na nagsasabing, maingay ang kanilang nanay, taas ang kamay. Dahil commanded talaga ang bawat nanay, bawat magulang na magsalita
Kaya nga lagi sinasabi ni Pastor May, huwag niyong antayin tumahimik ang inyong magulang. Dahil pag tumahimik sila, wala tayong matututunan. Kaya hayaan nyo lang siya kahit shout out ng shout out ng shout out. Dahil yon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yon ang kailangan niyang gawin para ikaw na anak ay matuto. Para ikaw na anak ay mapanuto. Yun. Sabi pa ng Proverbs 6:20, sabi dito ay, "My son, observe the commandment of your father and do not forsake the teaching of your mother." Nasa mga magulang talaga po yung pagtuturo. Tinuturo kung ano, matuto kang mamlansya, matuto kang maglaba, matuto kang magluto, matuto kang lahat ng kailangan matutunan ng mga anak. Talagang binigay sa mga magulang, sa nanay, ang pagtuturo. Grabe, no? In spite of all na yung ginagawa mo, magtuturo ka pa. So, grabe. Kikita ba natin yun kung gaano kahalaga yung role ng mga magulang? Meron po akong kwento sa inyo. Merong apat na magkakaibigan na nag-uusap-usap about sa translation ng Bible. Sabi nung isang preacher pala, sabi nung preacher, ay, alam mo, maganda tong ano, maganda tong King James Version na Bible. Kasi, ito talaga yung ano, malapit sa original, sabi niya. And, maganda yung pagka-English niya. Sabi naman nung isang preacher, itong ano na to, American Revised Version na Bible, mas maganda yung translation nito eh, kasi malapit to sa original na Hebrew and Greek, sabi niya. Sabi naman nung isa, ay hindi, mas maganda itong up-to-date, kagaya ng mga The Message, mga NLT, maganda tong version na to. Kasi mas naiintindihan ng mga kabataan, ng mga, mas naiintindihan sa kapanahunan, modern kumbaga. Yung pangat-apat na preacher, tahimik. Sabi niya, nagsalita siya bigla, sabi niya, alam nyo, merong translation na pinakagusto ko. Sabi niya, ano yun? Translation ng nanay ko. Ha? Huh? Sabi nung tatlo. Nag-translate pala ng Bible yung nanay mo. Sabi nung tatlo. Sa alam nyo ang sagot nung pang-apat na preacher? Sabi niya, yes. She translated it into life. Yes. And it was the most convincing translation I ever saw. So mga nanay, hindi natin alam yung mga bata, mga anak, sa atin nakatitingnan nila yung buhay na Biblia sa ating mga buhay. Pinaka, hindi nila maintindihan yung translation ng Bible, pero dahil nakita nila sa atin, naintindihan na nila ngayon. We see the influence that we have sa mga anak natin at maging hindi lang sa mga anak, sa ibang mga tao nakakasalamuha natin. Grabe, no? Number 3, the mother's love. Sino dito ang may nanay? No, lahat tayo, yay! Sino dito ang nakaranas ng pagmamahal ng nanay? Amen. Pero ang ibang hindi na nagtaas ng kamay. Kasi, lahat tayo talaga nakaranas, halos lahat magsasabi na nakaranas ng pag-ibig ng nanay. Kahit na hindi man sapat-sapat o hindi naman kagaya ng iba, pero in some way naranasan mo because mothers talaga are extra milers. They're willing to go the distance. 'Di ba? Para lang abutin ka, para lang gawin, para lang iano maibigay yung kailangan mo. 'Di ba? Kahit na malayo ka, gagawin ng lahat ng nanay ang kaya niyang gawin para magawa niya 'yon. Magawa, maibigay ang kailangan mo. Alam niyo, meron din isang nanay sa Bible. Alam niyo, grabe siya. Ini-stretch niya 'yung sarili niya para lang mabigay 'yung pangailangan, mabantayan niya 'yung anak niya. Buksan natin 'yung Bible natin sa 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Verse 8 to 10. Sige po, bago ko basahin ito, sa itong 2 Samuel 21 ay tungkol sa
famine, tungkol sa tagutom, sa tagutom sa lugar ni David, si David na ang hari, 3 years nang nagtatagutom. At nagtanong si David kay Lord, Lord, bakit may famine? Sabi ni Lord, it is for Saul. Dahil sa mga ginawa ni Saul at dahil nilipol niya ang mga Gibeonites. So, ang ginawa ni David, syempre dahil may tagutom, hari siya, kailangan niya gumawa ng paraan. Sabi niya, lumapit siya sa mga Gibeonites. Sabi niya, okay, mag-usap tayo. Ano sabi ng Panginoon, may tagutom dahil sa ginawa ni Saul sa inyo. So, anong gusto ninyo para matapos na ito? Sabi ng ang hiniling ng mga Gibeonites sa madaling salita, ang mga anak ni Saul. Ibigay mo sa akin ang 7 anak ni Saul. Diba sa Old Testament? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Diba? Ganun sa kanila. So, buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. So, ibigay mo sa amin ang 7 na anak ni Saul at aming bibitayin para matapos na itong tagutom na ito. So, walang magawa si David dahil yun ang gusto ng mga Gibeonita. Dito sa verse 8, sino ang kinuha ni David? Sabi sa verse 8, so the king took the 2 sons of Rizpah, yung nanay si Rizpah, the daughter of Aya. Ang mga anak ni Rizpa ay si Armoni and Mephibosheth. Hindi ito si Mephibosheth na anak ni Jonathan. Si Mephibosheth ay anak ni Rizpa, ayan, whom she had born to Saul, and the 5 sons of Merab, the daughter of Saul. Ayan. So, bali 7 na. Bali 7 ang binigay ni David kay sa mga Gibeonites. So, verse 9 ay... Yan, basahin ninyo, nabitay na ang 7. Sabi sa verse 10, ito na. And Rizpah, the daughter of Aya, took sackcloth and spread it for herself on the rock. Dahil nabitay na yung 7. Nabitay na yung 2 anak niya, nakita niya. Ang ginawa ni Rizpah, siya ay pumunta sa doon sa lugar kung saan nabitay ang kanyang anak. Nagdamit ng sako and spread it for herself on the rock from the beginning of harvest until it rained on them from the sky. And she allowed neither the birds of the sky to rest on them by day, nor the beasts of the field by night. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Dito sa time na yon, itong babaeng ito, ang 2 anak niya ay nabitay. Nakikita niya doon. Patay na. Anong sabi doon? Mula sa beginning of harvest until it rained on them from the sky, and researchers say it's 5 months. Sabi ng Amplified Version, from the beginning of spring until the beginning of autumn. 5 months, alam mo kung anong ginagawa niya? Wala siyang inalaw na birds of the sky to rest on them. Patay na, nakabitay. Hindi niya, pag isipin mo kung nanay ka, alam niya kakaiyak tong senaryo na to, nakabita yung anak mo. Hindi mo hayaan na may dumapo, nakaupo kang ganun. Nakabita yung anak mong patay na. Tapos may dadating na mga ibon, tatayo ka na naman, alis kayo siya, wag niyong lapitan yung anak ko. Iga na naman siya. And by night, kahit yung wild animals, 5 months, isipin mo kung gano'n siya nagmahal sa anak niya. 5 months, hindi siya pwedeng matulog kasi baka kainin yung anak niyang patay na. Pero for 5 months, grabe yung pag-ibig niya, patay na yung anak niya. Ha? Ilang wild animals ang dadating. Wild animals, isipin mo yun. Gano'n niya pinalakas yung sarili niya na pag may dumating, anong wild animals, pag may mga boars na dumating, pag kung ano pa yung wild animals na dadating, hindi ka pwedeng umalis dyan, gagawin niya lahat. Para lang hindi malapitan yung anak na. Isipin mo yun. Does that sound familiar, mga kabataan? Mga nanay? Bakit? Naririnig natin lagi, itong batang to, hindi ko yung pinadapuan sa lamok kahit saglit. Itong batang ito, hindi ko yung pinadapuan sa langaw kahit na saglit. Lagi yan naka-mosquito net, lagi yan naka-lotion, off-lotion. Lahat gagawin ko para hindi yan. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin mo? Tapos kayo, kukunin mo lang siya ng ganyan-ganyan. You see that?
Bakit? Grabe yung pag-ibig ng nanay. You see that? Picture this out. Picture this out. Isipin mo, 5 buwan na walang kapagod-pagod yung nanay. Walang kapagod-pagod na bantayan yung anak niya kahit namatay na. Para lang hindi galawin ng mga kung sino man. Alam nyo, dahil sa nangyaring ito, anong ginawa ni David? Kinuha niya yung mga buto ni Saul. Lahat ng lahi ni Saul, pinagsama-sama niya at nilibing kasama nito. Nilibing niya sa iisang libingan. Nung nalaman ni David yung ginawa ni Rispa, binigyan niya ng dissenting libing itong mga taong ito. You see that? Kayang gawin ng nanay ang higit sa kaya niyang gawin. 24 hours? Magtanong ka sa nanay kung may 24 hours sila. They have more than that. Sino dito yung nanay na nakakatulog na ng 24 hours? Lahat. 3 hours. 3 hours, yes. Dahil lahat, kayang ibigay. Kahit oras na ng pagtulog, isasakripisyo pa para lang sa iyo. Para lang sa pamilya, ng kanyang pamilya. Grabe po, ano? Grabe yung pag-ibig ng nanay sa isang anak. And lastly, the mother's faithfulness. The mother's faithfulness. Alam niyo ba yung faithfulness? Basahin natin sa 1 Corinthians 13. Itong part na to ng 1 Corinthians 13, grabe talaga. 1 Corinthians 13, verse 7. Alam niyo po, sa ibang salita, ang ibig sabihin ng faithfulness, faithfulness means bears all things. Believes all things. Hopes all things. Endures all things. Isn't that what a mother can do? A mother can bear all things. Kaya niyang balikatin, kaya niyang indahin. May nararamdaman na yan, ha? Pero lulutuan ka pa. Hindi na maganda, masakit na yung ulo niyan. Ihingi ka pa ng pera, okay lang sa kanya. Masakit na yung ulo niya, nagpapagawa ka pa ng assignment, okay lang. Kaya niyang indahin lahat. Bears all things, believes all things. Kahit na yung ibang tao, di ba? Sasabihin sa'yo, hey, yung anak mo, naka po, grabe ka pasaway yan. Pero yung nanay makikipag-away para sa'yo. So yung nagsabing pasaway yung anak ko. So nga, taas mo dyan yung kamay mo, sasabihin mo pasaway yung anak ko. Di ba? Kaya ng nanay, maniniwala ang nanay, kahit ang ibang tao hindi maniwala. Pero ang nanay maniniwala na mabait ang anak ko. Kaya niyang magbago, may pag-asa pa ang anak ko. Yung tatay magsasabi ng, palayasin mo na yan dito. Diba? Yung tatay susuko na. Sabihin niya, bigyan mo na yan ang aral dun sa labas. Pero yung nanay, wag. Magbabago yan. Makikita natin. Maniniwala siya. Sasabihin na ng ibang tao, ganito yan eh, hindi totoo yan. Naniniwala siya sa iyo. Hopes all things. Grabe, hindi siya nakatingin sa kung sino ka ngayon. Naniniwala talaga siya na umaasa siya na may mangyayari talaga, may ginagawa talaga ang Diyos sa buhay mo. Ikaw na anak ka, hindi ka ganyan lang. Dahil bakit? Nakita ka niya nung pagkapanganak mo pa lang. Diba? Nakita ka niya na ito, matangos ang ilong nitong batang ito eh. May mapupuntahan talaga to. Pupunta ng Amerika to, mukha tong Amerikano. Diba? Na, bata pa lang, alam mo na eh. Yes. Kahit na yung iba, ganyan itsura ng anak mo? Gwapo yung anak ko, sinasabi ko sa'yo. Diba? Hopes all things. Kahit na
tamad-tamad yung anak. Ay, naku, tingnan mo, nagwalis siya. Nagwalis naman ng konti. Grabe yung pag-asa nung nanay. Naniniwala talaga siya. Katindi, ano, ang pinakamagaling sa lahat, endures all things. Endures. Kaya niyang tiisin. Nakita niyo yung pag-anak na fake kanina. Pero yung pag-anak na totoo, grabe, no? Kaya niyang i-endure. Lahat. Masakit na. Yung iba, umiinda na ng sakit. Pero yung nanay, masakit na sa lahat ng parte ng katawan niya, pero wala lang sa kanya. Kaya ko pa to. Kaya ko pa to. Kaya ko pa to. Dahil may anak ako. Dahil may asawa ako. Dahil may pamilya ako. Kaya ko pa to. You see? Grabe. Ang tindi ng mga nanay. Kaya niyang lahat, harapin lahat para sa anak. No? Para sa anak na nagmi-mission, kaya nang ipanalangin. Para hindi malapitan ng mga wild. Di ba? Para sa bawat anak na lalayo, naiiba ng direksyon, ang nanay na nanatili sa Panginoon, na kumakapit, Panginoon, dadating ang araw, naniniwala ako, mababago ang anak ko. Panginoon, darating ang araw, makikita ko sa lugar na ito yung anak ko, makakasama ko yung anak ko. You see? Darating ang araw na yung anak na yan, na napakahirap pa sunurin, paulit-ulit na lang tayo nagsasabi, pabalik-balik na lang yung mga salita, A to Z, wala namang ibang salita, paulit-ulit lang naman yung alphabet, ba't hindi mo maintindihan, di ba? Yes, kita natin yun? Paulit-ulit na lang sinasabi, pero ba't di naintindihan? Antindihan, no? Pero only moms, only mother can understand, can endure, can bear, can believe, can hope. And this Mother's Day is not a happy day for everyone, di ba? Kasi may mga magulang na wala, hindi kasama yung anak. Ba? Very familiar, very, very popular ngayon yung isang anak na nag-disown sa magulang. It's not a happy, ano, di ba? May mga anak na masakit ang kalooban sa magulang. And at the same way, may mga magulang din na masakit yung kalooban sa mga anak dahil kahit anong ginagawa niya ay sumusuway yung anak. This day is hindi naman talaga happy day for everyone. Pero alam nyo, saan tayo makahanap ng comfort and consolation? Sa Diyos pa rin. At sa kanyang mga salita. Sabi ng Isaiah 49 verse 15, bilang pagtatapos, Isaiah 49 verse 15. Yes po, na maaring may mga magulang. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, but I will not forget you. Alam nyo ba, yung pagmamahal na yon endures, hopes, believes, yan din ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, kapatid. Kaya nga itong 1 Corinthians 13 verse 7, grabe to pag every time I read this. Kasi, di ba sabi ng Romans, while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi pa natin kilala ang Panginoon, minahal na tayo. He bore all things. Talagang kahit na ikaw ay makasalanan pa, tinitignan ka ng Diyos,
magiging akin yan. Naniniwala akong mababago yan. Naniniwala akong lalapit yan sa akin. Naniniwala ako talaga na dadating ang araw, isang araw, siya ay sasamba sa akin. Siya ay maglilingkod sa akin. Ganyan, God hopes for us. Talagang grabe yung pag-asa ng Diyos na isang araw, tayo din. Kagaya nung pagmamahal nung nanay, kung may masihigit pa, oo, ang pagmamahal ng Diyos. Diba? Sabi ng Isaiah 54, "For the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving kindness will not be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken, says the Lord who has compassion on you." Kaya po, kung sa araw man na ito, hindi naman ganun kasaya ang Mother's Day mo, believe and accept the love of the Lord for you. Na hindi kayang ibigay ng tao, pero kayang ibigay ng Diyos ang pag-ibig na yan. Kung ikaw naman, nakasakit ka ng damdamin ng magulang mo, it is just right. Sa mga lahat ng mga narinig mo sa araw na ito, palagay mo, hindi pa ba karapat-dapat na parangalan, humihi ka ng tawad sa nanay mo, sa magulang mo? Kung ikaw naman magulang, nasaktan mo yung anak mo. Yung anak na yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Hindi rin ba mas karapat-dapat bilang nanay na maging magandang impluwensya sa iyong anak na ikaw mismo ang lalapit at magpapanalangin sa iyong anak? Dito sa lugar na ito, this is the best time where we come together as a family. Hindi niyo po ba napapansin? Every time we end, we come together as a family. Dahil ang gusto natin ay ano? Isang buong pamilya na sama-samang nanalangin, sama-sama nag-uusap, we see each other eye to eye para makita natin dito mismo kung nasaan ang presensya ng Diyos. Natutunaw ang lahat ng pride, natutunaw lahat ng sins. Diba? Can we all stand up and just savor this moment? Kung hindi man natin nararamdaman ngayon ang pag-ibig ng ating mga magulang, maramdaman natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Hindi pa huli ang lahat dahil sa Panginoon ay laging may bagong simula. Sa Panginoon ay laging may bagong pag-asa. Amen? Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. Salamat sa kagandahang loob mo, Panginoon. Maunawaan namin kung gaano ka nagmamahal sa iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang mga kabundukan, maparang ang pag-ibig mo mananatili. Ganyan mo kami kamahal, Panginoon. Ganyan ka naniniwala sa amin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good.
Your mercy is forever.
to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your mercy is forever. You.